Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ulit to. Magbibigay po ako ng tips tungkol sa cramps, leg cramps or pulikat. Alam ko marami sa inyo pinupulikat, 'di ba? Minsan na natutulog tayo sa gabi, tapos biglang sasakit yung paa natin, titigas yung muscle natin sa paa. So, napakasakit ng pulikat lalo na dito sa binti at sa hamstring natin. May tao talagang laging pinupulikat at magbibigay ako ng mga tips kung bakit kayo pinupulikat, paano nyo maiiwasan to. Papakita natin muna yung mga dahilan bakit kayo pinupulikat, ha? Meron akong hinandang picture dito. Yan. Ito po, yan. Causes of leg cramps. Bakit pa nagkaka-leg cramps, diba? Sakit to, katulad nito. Tumigas yung muscle, diba? Ang tigas-tigas. Ibig sabihin, nanigas yung muscle, hindi mo na ma... Sobra sakit po to, lalo na minsan madaling araw. Ang mga dahilan ay ito. Number one, pwede pong dehydrated. Baka kulang lakay sa pag-inom ng tubig. Kaya hindi maraming hindi po alam nito, kaya inom lakay ng maraming tubig buong araw bago matulog para hindi kayo pupulikatin. Second, pwedeng mababa kayo sa electrolytes. Kulang sa potassium, sodium, pwede rin kulang sa magnesium o calcium. Diba? So, tuturo ko sa inyo mamaya yung mga pagkaing pampataas ng potassium, tugal ng mga parang saging, may tulong yan sa iyo. Yung iba, mababa yung carbohydrate level. At isa pa po, minsan yung muscle matigas, very tense, very stiff yung muscle. Palagay natin matigas yung muscle nyo, baka kakalakad, hindi nyo nai-stretch, yan, pupulikatin din. Pwede rin sobrang exercise. Kung sobra kayo nag-exercise, nag-basketball kayo ng isang oras o nag-jogging kayo ng isang oras, pwede rin pupulikatin. Para naubos yung electrolytes, potassium, sodium, naubos din ng tubig sa katawan mo. Pagkulang sa vitamins, pwede rin pinupulikat. At merong iba po, poor blood circulation. Ibig sabihin, may sakit yung paciente, baka diabetic, may sakit sa puso, kaya nanggiging ganyan din. Pwede rin pupulikatin. So, ang tips natin, so, hinahinay sa exercise, dapat maayos yung suot nyo, maayos yung suot nyo habang nag-exercise kayo, dapat po naka-rubber shoes. Pag rubber shoes kasi, mas maganda, mas hindi sasakit yung paa ninyo, mas hindi pupulikatin. Tapos, bago kayo mag-exercise, kailangan mag-i-stretch. May picture ako dito na nag-i-stretch. Yan, kailangan mag-i-stretch kayo dito. Yan, ganito po pag-stretch, oh. Tatayo, harap sa dingding, isang paa nakaharap, tapos yung isa nakatalikod. Nakita nyo po yung pula, ito yung paang pinupulikat. Ito lalagay mo sa likod. So, pag pinupulikat, dahan-dahan lang, ah, dahan-dahan lang. Kung hindi nyo kaya ganitong ka-stretch, pwede i-diretso konti yung paa, less stretch, kasi ito medyo stretch na yan. Dahan-dahan lang, huwag pipilayin, basta meron kayong konting pakiramdam ng stretch, pwede na, ha? Tapos pwede rin natin pamasahe, kung meron nagmamasahe, ha? Papamasahe na. Yan ang mga ibang dahilan. Isipin nyo pa, pwede rin may sakit sa puso, yung iba yung may diabetes, kaya nasisira yung sa paa. Pwede rin po magpa-hot water bag or hot soap. Pwede yung nilalagyan na mainit, kung medyo mainit na nilalagay. May tulong din, papainita natin. Tapos, ang tip ng isang trainer to sa US, dapat daw maglalakad-lakad, ah, walk around. Pag nakita na pinupulikat na, pwedeng lakad-lakad na para gagana na yung muscle natin. Ha? Tapos, yun na nga, overuse ng muscle, yung sobrang nag-exercise, pwedeng pinupulikat. Muscle strain, napilay, pwede rin yan. Ah, isa pa, matagal nakaupo. Tagal nakaupo, ang tagal mo nakaupo, nakapirmi ka sa isang masikip na lugar, di ba? Nakapirmi ka, nahirapan yung muscle mo, tumitigas. Okay, karamihan ng pulikat, hindi naman delikado, pero merong pulikat na konektado sa sakit, yung kulang yung blood flow. Mamaya, yung artery, yung daanan ng ugat ng dugo natin, nagbabara na, ha? Yung mga may diabetes, may sakit sa puso. Yung iba pa naglalakad, sumasakit agad yung paa. Pwede rin yon. At meron ding nerve compression na pulikat. Yung matagal nakaupo, tapos naipit mo yung nerve mo. Pagtayo mo, manhid na yung paa mo. Yan, pwede rin
na namumulikat. Ito pa pala, kung kayo po ay umiinom ng gamot sa napampaihi, minsan binibigyan natin pampaihi yung mga may sakit sa puso, may heart failure, yung mga diuretics, dahil binibigyan namin kayo ng pampaihi, bumabagsak yung potassium, calcium, magnesium. Pag bumagsak yan, pupulikatin. So, yan din. So, kailangan itataas natin. Pwede kayo uminom ng multivitamins araw-araw. Mag-i-stretch kayo. Hindi lang bago mag-exercise, mag-i-stretch po kayo bago matulog. Bago matulog. Para sa akin, minsan yung masyadong malamig. Kung masyadong malamig sa gabi, malamig ang panahon, pinupulikat din eh. Kaya pwede kayong mag-pajama, mag-medyas, medyo warm, ha? O magkumot kayo maigi para hindi pupulikatin. Tapos apply heat, heating pad, hot bath, may tulong din. Yan, papakita ko sa inyo ang aking mga tips. Gatin, hydration. Dati hindi ko alam to na dehydrated pala. So ngayon alam ko na, inaaral ko rin to, yan, hydration na, tubig, kahit anong tubig pwede. Picture lang to na nakuha ko sa Google, sa internet, tubig ha. Hydrate, 8 to 10 glasses a day, pero hindi lang sa umaga, pati sa gabi. Bago matulog, iinom tayo ng isang baso. Ayaw natin na madilaw masyado, ma-orange yung ihi natin sa umaga. Pag na-dehydrate tayo, pupulikatin. Next. Potassium, ha? Yung mga electrolytes. Kumain ng mataas sa potassium, sobrang basketball, sobrang exercise, sobrang init, sobrang pawis, ha? Nababawasan na potassium. Isa pa pala, nakalimutan ko sabihin, yung mga nagtatae, ha? Nagtatae, nagsusuka, babagsak ang potassium, electrolytes, pupulikatin, at pwedeng magluko ang tibok ng puso, may namamatay dyan, ha? So, nagsusuka, nagtatae, pwedeng caution. So, potassium, ito, gulay, patatas, potatoes. Ha? Mas gusto ko yung baked potato. Pwede rin ang french fries, pero mamantika ang french fries eh. Magbabara lang yung ugat natin sa puso. Basta patatas, avocado, mataas sa potassium. At syempre, favorite natin, ha? Saging. Saging, 1 to 2 saging a day. At magbabitamin tayo. Pag nagbitamin kayo, any multivitamin. Hindi na kailangan ng kung ano nung pang supplement, any multivitamin. Tapos, electrolytes. Pwede itong mga sports drink kung meron kayong budget. May kamahalan lang. Sports drink to, ah. Hindi to energy drink. Sports drink, yung mga nag-exercise. Kung wala nito, buko na lang. Buko. Maganda ang buko, ha? So, napakahalaga na electrolytes natin sa katawan. Isa pa pala, nakalimutan ko, yung pag-inom ng mga pampapayat. Kuminom kayo ng mga herbal tea, slimming tea, ewan ko, anong bansa yan, yung mga tea. Yung mga pag-ininom nyo, bigla kayong magtatae, dudumi, nakabagsak ng electrolytes yon. Babagsak ang potassium, hindi lang pulikat, merong namamatay. Merong namamatay sa mga pag sobrang nagtae. Kasi pinipilit mo ilabas yung tubig ng katawan, babagsak yung potassium, sodium. Yan yung nagpapatibok ng puso ang potassium eh. So pag niloko mo, bumagsak yan, manghihina, hihinto ang tibok ng puso. Dapat ang potassium natin laging tama lang ang levels. God bless po. Salamat sa lahat. Ingat sa pulikat, ha? Kung pabalik-balik, papatingin tayo sa doktor, baka meron na palang ibang sakit at hindi na basta-bastang pulikat lang. God bless po.